So, ayun na nga mga kaibigan. Ayan, ipiprepare na po natin ang ating fertilizer at mag-a-apply tayo ngayong araw na to. So, it's been more than 2 weeks na rin since nag-apply tayo. Ayan. So, lalagay na natin yan dyan. Unti-unti lang kasi synthetic yan. May ano yan, may overdose yan. So, dapat katamtaman lang yung dami. Ilagay natin yan sa puno ng ating mansanas. Okay. Ayan. Para maganda ang kanyang pagtubo, kailangan niya ng supplement ba kung sa tao, supplement. Yan. So, lalagay na natin yan dyan. At sisimulan natin ang pagdilig. Ayan, lumalaban pa yung hose, oh. Kita-kita nyo naman. So, didiligan lang natin yan ng mga 3 to 5 minutes para mag-absorb talaga yung fertilizer sa pinaka-ilalim ng roots nya. Ayan. So, saktong-sakto yung pag-apply natin dahil pa pasikat na yung araw. Ayan, mababa pa yung araw, hindi pa masyado mainit, wala pang direct sunlight. So, ideal yan. Dilig-dilig lang tayo dyan, mga free. Ayan, medyo masipag tayo ngayon eh. Tsaka, more than 2 weeks na, kaya kailangan na natin mag-apply para sigurado ang kanyang pagkabuhay. Ayan, dilig-dilig lang. Ayan, pati yung mga paligid niya, siguro mga 12 inches from roots. Ayan, didiligan na natin. So, ito na, kung nakita niyo yung isang reel ko about dito, maiksi pa yung mga sprout noon. So, more than 2 weeks, ayan na po siya. So, kitang-kita niyo naman ang ganda ng pagkatubo niya. At saka yung mga maliliit doon sa previous video ko ay hindi pa ganang halata. Pero ngayon, halatang halata na. So, isa to sa main branch ang nilabasan. So, ngayon, ito yung mga major branches niya. So, nakita nyo rin doon sa previous vid na ganyan po ang kulay ng mga bagong daw na ilalabas niya. Napaka-healthy naman at nawala na yung mga ano mga peste na kumakapit dyan dahil nag-apply tayo ng organic fertilizer. Ayan. A pesticide pala. Ayan, ang taas na niyan. So, mga siguro 10 to 12 feet na po yan. Ganyan yan kataas. Ano? Ganda. Ang ganda naman ng pagkatubo niya. So, inspirado tayo ngayon dahil mahirap patubuin talaga to. So, challenging siya.